Pabatid. A&E test, tuloy ngayong 2020. Ito ay ayon sa pinakahuling desisyon ng Bureau of Education Assessment o BEA. ALS 2.0. Ayon sa pinakahuling desisyon ng Bureau of Education Assessment o BEA, itutuloy na nila ngayong 2020 ang A&E test para sa ALS Program Elementary and Junior High School Level Completers ng school year 2019-2020 at mga nakaraang school year. Ito ay magiging computer-based test para sa mga completer na edad 21 hanggang 59, magsasagawa naman ng BEA ng hiwalay na A&E test para sa completers na edad 21 pababa at 59 pataas, depende sa umiiral na health and safety standards ng IATF. Maglalabas ang BEA ng hiwalay na memorandum tungkol sa petsa at detalye ng registration at administration, dahil itutuloy na ng BEA ang A&E test. Hindi na isasagawa ang A&E Readiness Test o AERT. Dahil pangunahing requirement pa rin ang kumpletong portfolio, patuloy na isasagawa ng mga Education Program Specialist 24 ALS, katuwang ang mga ALS Mobile Teacher at District ALS Coordinator ang portfolio assessment. Dapat makakuha ng sapat na puntos ang portfolio ng completer upang mag-qualify para sa A&E test. Lahat ng school heads ng mga pampublikong paaralan ay inaatasan na payagan ang provisionally enrolled learners na ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral sa formal school hanggang lumabas ang resulta ng A&E test. Samantala, ang mga hindi papasa sa A&E test ay maaaring mag-enroll uli sa ALS program o sa ibang learning programs ng DepEd, halimbawa, Open High School upang ituloy ang pag-aaral at linangin pa ang required competencies. Maaaring basahin at i-download ang buong advisory, October 6, 2020 mula sa link sa ibaba ng video. Para sa mga paglilinaw o katanungan tungkol sa advisory, mag-email sa ALS Task Force sa als.taskforce@deped.gov.ph. Para sa mga paglilinaw o katanungan tungkol sa A&E test, mag-email sa BEA sa bea.ead@deped.gov.ph. Maraming salamat po!